Kumusta mga boss idol? Nandito na naman nga tayo sa ating panibagong video dito sa ating channel. Una nga natin pag-usapan ang balitang Kai Soto may plano sa NBL at ang balitang Lakers, Nets, Raptors nagkausap na. Pero bago tayo magsimula, introan muna natin to. Una nga tayong dumako sa kupunan ng Los Angeles Lakers. Alam naman nga natin na painit ng painit ang balitang nalalapit na nga daw ang paglipat ni Kyrie Irving sa Los Angeles Lakers. Napag-usapan naman nga natin na medyo tumutugma na nga ang mga balita patungkol sa paglipat nito. Sa ngayon nga ay may mga kumakalap na balita na magkakaroon nga ng 3-team trade deal sa pagitan ng Lakers at Brooklyn Nets, kasali na rin ang Toronto Raptors. Well, base nga sa inilabas na report, nakita nga daw sa Summer League game na magkakasama ang mga general managers ng Lakers, Nets, Raptors kasama sina Adrian Wojnarowski. Masasabi natin na mataas nga ang tsansa na magkaroon ng pag-uusap tungkol sa trade. Sa ngayon nga ay meron nga talaga silang main trade. Yan nga ang trade kay Kyrie Irving. Kung susumadahin nga natin, palaisipan nga ang pagsasama ng tatlong mga general manager na ito, lalo pat sa ngayon nga ay umiinit na ang usap-usapan patungkol sa pagpunta ni Kyrie Irving sa Lakers. Kaya yan nga ang aabangan natin mga boss idol sa susunod na magiging balita ni Adrian Wojnarowski patungkol sa pagsasama ng tatlong GM ng tatlong kupunan. Dumako naman tayo sa balita kay Kai Soto mga boss idol. Napag-usapan na rin nga natin na babalik pa nga si Kai Soto sa Australia para sa NBL. Sa mga nagtatanong nga mga boss idol kung ano nga ba ang update sa ating kababayan na si Kai Soto, sa ngayon nga ay hinahasa na ng kampo nito na magkaroon pa siya ng improvement sa 3 points. May sunod ngang plano si Kai Soto, yan nga ang pag-focus naman ito sa ilalim ng basket. Masasabi nga natin na medyo hilaw nga at malamya pa ang katawan nito sa balyahan. Malamang sa malamang kasali pa nga ho dyan ang pagpa-improve nito sa perimeter. Kumbaga mag-training na si Kai Soto as a whole around player. Meaning gagawin na nga nito lahat ang shooting, passing, especially ang defense. Masasabi nga natin na i-apply nga nito nang napag-ensayo nito sa Amerika sa pagbabalik niya sa NBL upang mas lalong bumango ang pangalan nito at mas para marami pang mga scouts ang mapabilib. Lalo pat sa ngayon nga ay siya ang main center ng Adelaide 36ers, kaya kailangan talaga nitong magpakitang gilas sa hard court. So yun lamang mga boss idol, yan lang naman ang pag-uusapan natin ngayon. Mag-subscribe, bigyan ng like ang ating video at please click nyo na rin ang notification button para updated kayo sa mga bago kong labas na video. That's a wrap, thanks for watching.